Igan, hindi pa ba lumilipas ang bagsik ng bagyong Pepito, isa pang bagyo ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Alamin natin ang update kay GMA resident meteorologist Nantaniel Cruz. Mantani! Yes, Igan, tumama na nga sa kalupaan ng San Ildefonso Peninsula Kasiguran Aurora ang bagyong Pepito kanina pong alas 9 yan ng umaga. At ngayon, ito ay nasa kalupaan na ng Dinalungan, Aurora. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging nasa 70 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 125 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran ng 20 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 dyan sa mga probinsya ng La Union, Pangasinan, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, southern portion ng Isabela, southern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Zambales, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Quezon, kasama ang Polillo Islands. Signal number 1 pa rin dito sa Metro Manila, Abra, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Rizal, rest of northern portion ng Quezon, rest of Ilocos Sur, rest of Isabela, rest of Pampanga, rest of Bulacan, rest of Zambales. At sa track ng pag-asa, magdamag na babaybayin ha, ng bagyo ang northern at central part ng Luzon. Kaya magiging maulan po mga kapuso ang magdamag sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Nakikita niyo yung kulay pula na yan, maging sa Calabarzon, Mimaropa, kasama na ang Metro Manila. Habang bukas ang umaga, ito, mababawasan yung mga malalakas sa pagulan, pero meron pa rin ibang lugar na makakaranas ng malakas sa pagulan habang yung bagyo papalayo na po sa Luzon. Samantala, isa pang bagyo ang namataan sa layong 1,825 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Nasa labas pa ito ng PAR at tinitingnan pa po ha, kung may chance itong pumasok ng PAR sa mga susunod na araw. Igan. Matani, pakiulit nga, anong oras po nag-landfall itong bagyong Pepito? Alas 9 ng gabi kanina, Igan, at ngayon nga, binabaybay na nito yung probinsya ng Aurora. Maraming salamat, Mang Tani.